Hi everybody, I'm Sharon Notarte. I'm a registered nurse in the Philippines. So, first time nyo akong makikita in a video na yung mukha ko. Kasi the last video that I uploaded is about the K-1 visa. So, I'm gonna talk about my NCLEX experience. So, my first NCLEX experience when I moved here in Florida. Halos 1 year na akong, 1 year na akong nag-antay sa aking credentials. Cause first na ginamit ko is CGFNS. So, 1 year na halos, until now, hindi pa rin siya napaprocess ng CGFNS ang aking Florida. Mas nauna pa yung isang agency na nagamit ko. So, first take ko ng NCLEX is February 8, 2018. Fortunately, hindi ako pumasa kasi yung first na yun, wala akong idea. Pagdating ko dito, halos 1 year na ako na-stuck. Wala akong review or parang may reviewer man ako. In a hurry naman ako, nagmamadali ako kasi hindi ko alam na ganun. Ang iba-iba talaga yung pagdating ko dito. Iba yung na-experience ko. Medyo kinabahan ako. Pero at the same time na naisip ko na hindi ko kailangan kabahan din. Kasi test lang naman to eh, diba? Tinetest ka lang naman ganito. Eh, since registered nurse ka naman sa ibang country mo, parang dito pagdating mo, parang tinetest mo na lang yung sarili mo. Kung pwede ka na dito sa States. So, right now, hindi ko naman first try ng NCLEX now. So, I tried my second time, February 18 naman. So, hindi rin ako pumasa noon. So, parang feeling ko, ano ba talaga? Parang nanginis ako. Kasi, ano ba talaga? Binasa ko na yun from front page ng book hanggang matapos yung book. Halos ano kulang. Parang feeling ko, parang hindi ako satisfied sa ginawa ko. Parang, ano ba? Talagang, naisip ko na parang umiyak pa ako sa asawa ko. Sabi ko, ano, lahat binigay ko naman, nag-aral ako mabuti. Pero, parang feeling ko, gusto kong mag-iba. Pero hindi, parang go pa rin. So, sa third time, so here in Florida, three times ka lang pwede mag-take. At hindi ka pumasa sa tatlong beses na yun, magre-refresher course ka na. So, sa akin, I think, naka-second take na ako. Yung last chance na yun, hindi ko, parang ayoko munang gamitin. So, parang iniisip ko na mag-try ako ng ibang state. Kasi, at least doon, unlimited yung take. So, and also, syempre, it's okay na ulitin ko ulit yung pag-evaluate ng credentials. It's okay to me. So, guys, I hope na lahat ng experience nyo also is ma-share nyo sa akin at ma-share ko rin nyo sa inyo yung akin. So, just don't forget to subscribe and also like nyo rin yung video. Thank you!